welcome back to my channel. So, ngayon, magbibigay tayo ng ating mga review sa mga tatlong brand na nakikita nyo ngayong gabi. Yay! Magbibigay tayo ng comparison, review. Magmumukbang tayo ngayong gabi itong fried chicken and jalapeño ni KFC at ni Chow Chow King. You got the best of me. Think you have the last laugh? Don't you think that everything good is gone? Think you let me be. Boom! Boom! Jollibee! Jollibee! Jollibee chicken joy! The next place! Next! Oh! Wow! KFC! KFC! Arrange. My whoa!
Guacamole! Wow! Grabe, parang nakain mo na yun ah. Tapos, gusto nyo ba na gravy? Ang tawag nila sa gravy, yung iba tawag nila, grabe. Grabe? Grabe! Grabe! Going bulilit, going bulilit. Grabe! Ako yung parang hirap buksan ito, saan kaya ito galing na yun? Yan, hindi natin matandaan ko sa pag-alin yung mga gravy na yan. Sa kamay lang yan, malalaman na eh. No. Ang galing. Saan kaya galing yan? Pero, ito this yung... This is from Jollibee. This is from Jollibee. Okay. Yes, Jollibee. Yes, Jollibee raw. Ito yung malaki. Jollibee. Tapos, yung dalawang... Hindi, dalawa ito eh. Ibig sabihin kasi... Merong Jollibee rito at merong isang Chowking. KFC. Oh, ang bago din. Wow. Sa Chowking dito naka-separate yan po yung apat ay tatlo ata. Ay ito. Oo, ito yung sa Chowking. Ah, Chowking yung tatlong maliliit. Okay, so itatry ko naman si Chowking. Okay. Asan si Chowking diyan? Ito, si Chowking. No, Chowking. How's the taste of chowking? At saka, juicy din siya. Hindi ko alam yung juiciness ay yung gagaling ba sa mantika. Kasi yung ibang tao gusto nila yung ganun eh. Malamang yung mamantika-mantika siya. Pagkakagat mo yung parang may tumutulog yung mantika rito. Oh, man! Yeah! Ganun yung chowking. Wow! Pero ito matitignan mo si crispy siya eh. Yung pang chowking. Oo. Crispy yung outer niya oh. Mm-hmm. Parang pumuputok sa Okay. Yan lang muna. One by one. Gravy. Well, ito. This is a gravy of a chowking. Okay, mapupusin na ako dito kay... How does it taste yung Jollibee? I think it's really Jollibee-ish. Wow, it's Jollibee-ish! That's a new term. Ngayon, aking magpo-first bite ako sa
Chowking. Sa Chowking. Okay, ano masasabi mo sa Chowking? First bite muna. Sige, bye. Ayan! Ah! Ano ba yung sabi mo? Masarap nito. Parang mabawang siya. Ha? Sino? Mabawang. Choking? Ah, di paborito mo yan. Mabawang. Kasi may hindi ako sa bawang eh. Na, yung bawang boy, guys! Bawang boy! Yung lasang bawang. Boy bawang. Boy bawang! No, so, okay. So, ano? Kasabi ko akin, ano, kusga. Kusga? Ito naman. Ang Jollibee, no, kanyang sa ating crispiness, kung ang sa crispiness ng tatlong ito, panalo ang Jollibee. Panalo ang crispiness. Panalo. Panalo! Jollibee pa rin! Yes! Oh. Ay, wow! Sorry naman, te. Pasaw-saw. At least, nag-spread na siya. Spread the light. Yan. Okay, what about ano? KFC. Ang KFC naman. Okay, magbabayt ako ulit. Sa crispiness na, zero. Sorry, pero wala siyang crispiness sa ano. Ano kasi parang kulang yung kanyang ano, breadings. Pero ganito talaga siya eh. Pero what about yung taste niya? Okay, sa juiciness at saka sa taste. Sa taste is... Malasa naman siya. Okay. Meron siyang distinct na lasa. Oo, meron. I agree with you. May lasa talaga siyang kanyang pagiging KFC. Of course. Okay, ang juiciness naman pagdating sa juiciness is... Let's say, same lang naman sila ni Jollibee ng pagiging juicy sa loob. Hindi naman sila dry, so juicy pa rin sila. Pagpapal sa akin, ano? Okay. Ngayon, ito naman sa... ano ito? Chowking. Chowking. Chowking ano naman. Ano sabi mo sa Chowking? Pakagat niya ulit. Medyo salty siya. Oo. Ayan. Sa crispiness naman, may crispy itong... Chowking. Chowking, tapos sa... Ano? Juicy na, may juicy rin sa loob. So, ang juiciness nila, pare-pareho lang sila ng level ng juiciness. Tapos yung... Taste naman, ang taste ng Chowking is medyo garlicky siya, mabawang siya. So, okay siya sa akin. Okay sa iyo si Chowking. So, kung halimbawa ang i-rate ko siya sa 1, 2, 3. Okay. Mamaya na, kayo na naman muna. Ano yun? Surprise! Surprise! Kung sino ang number 1 para sa akin. Okay, ako magbibigay din ako ng review. So, okay. Titikman ko siya ulit para maalala ko kung nausang inanong titikman. Okay. Okay naman siya. Juicy, ganun din. Ma-juicy din siya sa loob. Susunod, si Chowking, titikman ko ulit. Okay. Titikman ko ulit. Gutom na! Gutom na! Kaya wala ng energy. Ayan! Ano pa? Ano na? Ang outer niya, anong tawag dito? Crispy? Crispiness, crispy. Yes! Tapos juicy din siya sa loob, si Chowking. At mabawang. Mabawang siya, okay? Yung? Si Chowking. Okay. Mabawang yung lasa niya. Lasang-lasang pagkagat mong gano'n. Yung garlic flavor, lasang-lasang. But syempre, naayon din sa panlasang Pinoy kasi medyo salty. Diba? Parang yan sa akin kusun-kusun natin ng salty. Right. Of course! Panlasang. Right. Syempre, so yun. Crispy siya. Juicy siya. Tapos, malasa din. Iba nga din. Okay. Okay? So, ito na siya. Ito na ang pangatlo. Pinapigil. Ang pambansang bubuyog. Yung pambansang bubuyog natin. So makikita niyo yung outer skin niya. Bubuyog yan. Yung outer skin niya, tignan niyo. Skin pa lang. Papapa. Yummy! Diba? Pagkagat mong ganon.
crispy. Good. Tapos, makikita mo sa loob, juicy yung laman. And then yung lasa, saktong-sakto sa panlasang. Oh. Panlasang Pinoy. Wow. Wow. At syempre, mamaya ko na i-reveal kung sino ang top 1 ko. Diba? O, ito na, sister. Ano ang ako i-reveal ko na ako, ano yung top 1 ko. Okay, sure. Ginakantay na nila. Okay. Ang top 1 sa akin is, of course, Jollibee. Wow. And bakit? Then, bakit? Kasi si Jollibee nandun na lahat ng mga sinabi nyo. Yung juiciness, yung crispiness, yung tamang lasa nandun na kay Jollibee. Wow! Iba talaga si Jollibee. Iba si Jollibee. Wow. Number one, iba talaga. Guys! Number one. At ang pangalawa ko is KFC. Aba! Wow! Bakit? Si KFC kasi, although hindi siya ganun ka-juicy at saka yung breading niya hindi ganun ang tawag nung kakapal? Kakapal ba yun? Pero yung lasa, masarap pa din. Wow! Diba? Ang dating pala sa iyo ng KFC sa akin. At syempre, lastly is si Chow King. Although si Chow King, medyo ano eh, chunky na. Chunky! Chunky! Ito may pet kong kakagin ng tatlong klaseng manikin. Nabubulol. Si Chow King naman, masyadong mamatika sa akin eh. So, parang umay ako sa kanya kasal nung mamatik pa ko siya. Okay, okay. Yun yun. I see. Okay. Okay. Yay! Wow. So, ano, Sophia? Among the three, please give your ano. Ano masasabi mo, ate? Give your comments. So, Jollibee's number one. Mm-hmm. Your number two? What is your number two? Oh, talaga? Wow! Wow! Nag-grabe. Okay. Yes. Ang ating pambansang bubuyog. Yan ay si Jollibee. Yay! Si Jollibee pa din. Wow. Yes. Ang number 2 ko, kay Chow King ako. Ah, okay. Bakit? Oo. Baka Chow King, bakit? Yung lasa ng pagiging garlic. Ah, okay. Nagustuhan ko yun. Nagustuhan ko. At syempre, pumapangatlo si KFC. Ayan. Pero lahat sila masarap. Ngayon, kanya-kanya lang. Depende sa ating mga panlasa. Kung ano yung preference natin. Tama. Tama. In fairness naman sa lahat, di ba? Lahat yan masarap. Pagkain yan. Ayan. What the? What the? Okay, sa akin naman. Basta pagkain, masarap. Number one, yung doon sa merong crispiness, juiciness, at saka yung lasa, is Jollibee. Oo, nasa parang siya nasa kanina lahat. So, sa kanina lahat, ano ba yan? It must crispiness, be good. Crispiness sa labas, juiciness sa loob, at ang kanyang pagiging lasa, sakong-sakto, hindi pong babalik-balikan mo talaga eh. No? Yes. Okay, yung pangalawa naman, in between sa dalawa, well, siyempre dito ako kay, ano, kay Chow King. Sabi ko na nga ba eh. Kasi, bawang? Kasi ko siya eh, crispy. Crispy nga siya. Ano ba ito? Hawa-hawa ng kabululan na ito. Mga bulol kayo. Bago yan guys, bagong kutsuhan yan. Crispy. Crispy. Kanina, chow-kam. Chow-kam. Okay. Mabawang siya, crispy. Sa level ng juiciness nila, same level silang tatlo. Okay.
Tapos sa pangatlo naman yung akin yung number 3 ko is yung KFC. KFC. Kasi syempre hindi siya pasok dun sa pagiging crispiness na hinahanap ko dun sa labas na anyo. Labas na anyo. Siyempre, pero ang kalooban niya Mabuti naman. Ang kalooban niya is juicy naman ang kalooban niya. Yan. Na, may magandang kalooban. Oo. Kasi parang yung nahanap kasi natin, parang crispy sa loob, parang ganyan. Mm-hmm. Tapos, puputok yung juiciness niya sa loob. Wow! Sabi tayo niyan. May ganun din ha? Puputok na ganun din sa labi mo. Puputok talaga. May ganun. Puputok. Mm-hmm. So, ganun pala yun. So, yes. So, kung isa-summarize natin, ang pambansang bubuyog ang nanalo. Siyempre, number one, Jollibee. Oh, yeah. Didang! Saya! Ang saya talaga. Shoutout pala kay Jepoy ng Jollibee. Oh. Yung nag-deliver dito sa amin. Hindi, taga... Kasi ang ginawa ko kasi nung nag-order ako na ito, sinabi ko sa comment na i-compare nga natin to sa ating YouTube video. Tapos sabi ko doon kung gusto mong ilagay ang pa-shout out, lagay mo lang pangalan mo. So si Jepoy lang ng Jollibee ang nagsulat ng kanyang pangalan. Oh. Hi Jepoy! Shout out sa'yo, Jepoy ng Jollibee. Lisa, kain na. Ate Lisa, subukan yung iba. Gusto niyo bang pusgahan yung iba? Anong masasabi yung set? Jollibee spaghetti at saka ito yung fried rice ng Chowking. Anong masasabi? Okay, ang masasabi sa fried rice ng Chowking, wala yung bawang naman. Kasi yung 'di ba yung fried rice usually may bawang eh. Oo. So ito parang presentation na niyan on top of it. Oo. So parang minang kulang sa akin although syempre wala tayong kanin ngayon, ano, ito na lang kinakain natin. No choice. Pero yun lang ang pagiging kulang niya sa totoong fried or pagiging totoong fried rice nga na wala siyang bawang. At saka kakaiba yung fried rice dito, kulay dilaw. Baka yun dito fried rice, Java rice ang tawag dito. Ewan ko lang. Kasi chow, ano siya dito yung chow pan? Chow pan? Chow pan. Ganun ba? Baka Java rice yan. Nandyan yung resibo niya pag pinandaw? Gabi. Patawa mo ang kumakain na. Kung nga eh. O suhulga niyo, walang bawang. Hinahanapan niyo ng bawang. Baka wala talaga siyang bawang. Kayo naman, no? Fried rice lang ang tawag nila. Fried rice yan. So, kung fried rice yan, dapat meron yung bawang para sa akin. Mm-hmm. Tapos yung, yung lasa niya, talaga dapat meron para sa akin sa curly cake kung malamang, para sa iyo. Hindi ko pa natitikman. Instead na bawang ilagay nila yung onion, leaves yung nilagay nila sa toppings. Oo, onion leaves sa yun. Oo. Para may iba naman natin. Hindi, ano to? Onion fried rice. Onion ka dyan. Masulti din siya, pero yun nga ang wala. Dahil hinahanap natin. Pag sinabing fried rice, hinahanap natin yung lasa ng bawang. Yun na nga kulang. Yun lang. Pero may lasa din naman siya. Yep. Ako din. Ganun din. Kulang lang yung lasa. Bawal lang ganun din yung na-comment. Bawal lang copy page. Grabe ma. Wala ko nito din. Ilolo. CPR. Oo. Ano mo sa sabi mo sa... Masarap. Fried rice na. Masarap kasi yung... saltiness, hindi masyado. Tapos yung mantikilya, sakto lang. Mantikilya! Star margarine. Star margarine yung mantikilya.
yung sakta lang din. Mm-hmm. Hindi siya yung oily katulad ng mga ibang fried rice. Tama rin. Oh. Diba? Oh. Oh. Yes, yes. Yes. Promise. Tama lang. Tama lang. Tama ka dyan. Tama. I agree with you. Ay, yung ano naman, french fries ng KFC. Ano masasabi niyo? Tinikman niyo ba? Tinikman ko ang fried rice ng... Ay! Fried rice! French fries. Tingnan natin ngayon. French fries, fried rice, di ba? Kasi lumamig na, no? Pero nung kanina tinikman ko ito, mas kinainis siya. Pero hindi rin siya, ano, yung... Hindi ganun masarap katulad ng Jollibee. Ano? Hindi siya ganun masarap. Yung Jollibee masarap yung french fries ng Jollibee. Right. Babayaran na tayo yung Jollibee nito sa susunod. Diba? Oo nga eh. Well, pero siyempre, nakasabi lang naman tayo ng totoo. Hindi lang naman din talaga yan. Oo, nandito naman tayo lang ang sabi lang ng totoo. Oo. Pwede din sa panlasa. Well, tayo is Pinoy tayo. At kinakain, I mean, dito tayo sa Dubai. Mm-hmm. Hindi natin alam din kung halimbawa ito si KFC is ginawa niya para sa, ano eh, para sa ibang lahi. Panlasa ng iba. Pero kasi nasanay tayo dito ay Jollibee na... crispiness at juiciness. Yun. Inside and out. At saka ano, ako hindi ko kasi siya si KFC, hindi ko siya natikman doon sa Pilipinas eh. So, hindi ko maikukumpara yung lasa na. Hindi. Kasi ngayon, ito nga yung sarap natin yung pinakumpara natin. Sa Pilipinas kami, lagi yung KFC. Same ba rin ba ang lasa? Mas masarap yung timda. Sa Pilipinas. Mm-hmm. Kasi ina-adjust nila yung lasa. Lasa siguro dito sa... Oo. So, tsaka, siyempre, hindi naman mga Pilipino yung mga... Kakain. Mga ano dyan, mga nagluluto dyan sa loob. Mm-hmm. Katulad sa Chowking, di ba? Chinese restaurant. Oo. Oo. Yung mga cook na sa loob. Pero standard na yan eh. Hindi na, kahit na sinong cook yung nandun sa loob. Mm-hmm. Sasalang na lang yan eh. Di ba guys? Tama ba ako? Yes. Ang standard yan. Kumbaga, naka-franchise yan. Sumagot kayo guys. Pare-pareho yan. Comment down below kayo. Comment lang guys. Kumbaga, naka-commissary ba dahag dyan? Pagka naka-commissary ng ganyan, pare-pareho yan. Yung timpla niyan. Isa lang, di ba guys? O, yung mga merong restaurant na dyan at merong mga nag-franchise na, tama ba ang sinasabi ko? Komisari ba yun, di ba? Or commissioner? No. Sino ang commissioner? Yung mga nangungumisyon. Nangungumisyon, syempre. Yung commissioner yun. Ayun pa yun? Oo, yun. Ano nga? Hindi sila nagtatrabaho sa restaurant. Mga real estate agent sila. Ha? Mga real estate agent sila. Yes, mga commissioner sila. Sila. Real estate agent. Oo, di ba guys? Guys, matawa kayo ah. Tumawa kayo sa joke niya. Matawa kayo, comment kayo dyan sa baba, sa comment down below ng ha-ha-ha. O kaya, LOL! Yes! LOL! LOL o LOL? Parang ganun. LOL lang. Ano bang meaning ng LOL? Laugh out loud! Wow! Parang T-O-W? Ano ba yun? O-T-W! Kaya ka lang sasabi ako, pero walang sumusunod? Yung on the way na kaya na lang. Ginagawa mo kasi T-W, sino susunod sa'yo? Ano ibig sabihin nyo? Sunod ba yan? Malik-malik pala yan? Wala ito. Maliligaw tayo nito. Dito mag-host gahan natin kung sinong panalo rin dito. Panalo, yun o. Kamusta naman yung gravy nyo? Ano yung pinakamasarap? Ang pinakamasarap, yes. Ang nalito tayo dyan kung sino na ang may... Salamat sa pag-remind mo. Kung sino ang ano naman. Kung Pero sino Jollibee to, yung Jollibee na to. Jollibee. Pangalan ba ito? Hindi.
Walang hindi nagigravy si KFC. Hindi nagigravy ang KFC. Ah, okay. Kaya pala. Okay, so may mali na nga. Si Jollibee at si Chowking. Si Chowking, tsaka si Jollibee. So, sa aking... Kasi ako hindi ako nakapag-gravy pa. Hindi din ako nag-gravy. Sige. Kasi sapat na sa akin, malalasa naman. Oo. Ayos! Ayos! Sapat na! Sapat na ang chicken. Sapat. Hindi na kailangan ng gravy. Tapitman ko na rin ito, ah. O, sige, para malaman kung ano ba, kung sino ba. Ano? Okay, dito naman sa gravy, eh, sa lapot nila, lapot mo na. Ang lapot is mas malapot ang Jollibee. Yes. Ito parang mas maraming tubig. sa English, ang tawag sa kanya, tubigi. Tubigi. Watery. Tubigi. Panalo pa rin talaga or, sa Jollibee. Tubigi or tubig dish. Tubig dish. Tapos sa lasa naman is mas malasa rin at medyo mas maalat itong ano, Jollibee. Oo. So ibig sabihin niya mas I mean mas kasi kaya ako nag-gravy para mas malasa yung dating sa iyo eh. So mas malasang ito yung Jollibee. So ito yung siguro yung Chowking is gusto nila. Gusto nila ng ano ng medyo ganito lang may light lang ang lasa siguro. So it means meron pa na naman. Yung ano salad. Pa? Ay, itong salad. Kay KFC. Kay KFC salad din KFC. Yes, mm-hmm. Kasi yung mga Pinoy ano hindi sila nagsasalad. Okay. Sige, ikaw mag-host ganyan. It's called Caesar salad ba? Hindi, coleslaw. Ah, alin na naman? Caesar naging salad na. Iba si Caesar salad. Coleslaw pala to. Okay, coleslaw. Nakakabulol pala to. Nakakabulol talaga to si ano. Tikman ko nga ulit para masabi ko kung ano lasa. Nakakabulol pala to mga fried chicken na to. Coleslaw kasi lagi ang partner ni KFC. Hindi na sila nakapagsalita sa sobrang sarap. Maraming kulang kasi sa kanya kay coleslaw. Anong kulang? Yung, di ba, normally yung mayonnaise is medyo masim-masim siya. Ito hindi eh. Parang mas malalasano yung pagka-creamy ng mayonnaise. Okay. May iba pa bang halo to aside from mayonnaise? Suka. Suka. Inaloan nila ng suka. Mm-hmm. Ayun, parang kung kasi di ba si Jun gumawa niyan dito, pinakita niya sa akin. Suka. Mayonnaise. Yun, parang kulang yung, ayun niya, yung asin. Mm-hmm. Yun ang hinahanap ko. Mm-hmm. Okay. Yun lang naman, pero okay na yung, ano, yung panlasa. Mm-hmm. Dapat talaga may asin pa. May asin pa. Oh! May asin pa! Yes, dapat natin ang may asin pa. Okay, kung yung dintang tayo dito, ha? May asim. May asim ka pa ba? Sino mas pinakamaalat dito kung sa alat? Alam na, this. Si Chowking. Yung napangayon din, sabi mo. Sa akin naman, yung pagiging maalat niya is parang pare-pareho lang. Ah, mas mataas yung tingnan niya. Ito, mas maalat sa akin. Para sa amin, sista. Okay? Wow. Kumain ka na dito, Lisa. Kusina ni Ate Lisa. Tikman mo na ulit kung crispy. Crispy. Ah, wow. Pero yung amoy sa yung amoy ng Pilipinas, amoy ng Pilipinas. Yes, pag pumasok ka ng mall, tapos pumasok ka ng parang ng food court na. Yung amoy ng Pilipinas na yun, nakakamay mo yung ano, Jollibee. Yes. Alam mo na parang, talaga ng Jollibee yung pinasupan. Oo. Alam mo may Jollibee doon, parang yung feel, alam mo dito, ano, sa... parang susundan mo yung amoy. Yun. Langhap na lang. Oo, parang kumbaga, alam mo yun dito. Yung langhap sarap ni Jollibee. Alam mo dito, yes. Pagpasok mo na ganyan sa Jollibee store na ganyan, Jollibee food store, parang mapifeel mo, oh wow, mamimiss mo ang Pilipinas, parang yes, gano'n. Yes, of course. So, susundan mo siya ng hapsa.
Sarap. Nakakamiss kasi yung food court ng ano. Food court. Food court doon sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kasi meron siyang amoy ng ano. Na-hypnotize na. Yeah. Yan. Yun ang sekreto. Baka yun ang sekreto. Baka yun talaga. Oo, malamang. At saka kasi siyempre lumaki tayo ng ano eh, ng mayroong Jollibee. Yeah, of course. Diyan na yun si Jollibee eh. So, ngayon, meron pa ba tayong ibang Meron pa ba? Wala na. Okay. Grabe, nakakabusog itong ginawa natin na to. Ang sarap. Kaya nga eh. Ang sarap kumain. Si Awesome Joe TV, inaanto ka na. Tapos kumain kasi ang sarap matulog. Lalo pag busog na busog ka na. Lalo na pag ako oras alas 9 na. Charot! So ano ba? Huwag ganun. Okay. So, ayun guys. Sana. Gusto mo i-try, guys. Guys, Hawa-hawa na po. Mabulol. Kasi dyan na, guys. Dalawang ito, mabulol. Nakakahawa, guys. So, nakakahawa. Nakabululan. So, guys. It's all up to you. Binigay namin kung ano yung mga review namin sa tatlong ito. Ngayon, it's all up to you. Ano ba yan? Pag nabubusog? May ganun ba talaga? Okay. Balik tayo ulit. So, natikman na namin yung tatlong to. Ngayon, depende sa inyo. I-check nyo rin at mag-comment down below kayo kung ano ang number one sa inyo. Yes. Okay. Sige nga, guys. At comment kung kayo sa bago ka sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe, oh, wow. like, at kalimbangin mo yung bell para makapagpapanan ng kailangan sumbahan. Kailangan ba talaga yun? Oo, para updated ka sa mga bagong videos ko. Okay. At saka okay. Na dito ka nanonood ka kasi ibig sabihin nag-i-enjoy ka sa atin. Of course. Kung hanggang ngayon, kalimutan din i-share, of course. Kung hanggang ngayon nandiyan ka pa nanonood, ibig sabihin yan, uutom ka na. Yung mga invite ka mga viewers kanina na kumain. Okay. Huli na lang sila ng native na chicken daw. Yes, mas malasang. Sarap na, di ba? Fresh na fresh. Yes. Tapos, healthy and natural. Chicken joy! Okay. So guys, yeah. Huwag niyong kalimutan mag-like and share sa subscribe sa channel ni Chow Mom. Okay? Arty! Jomel! Awesome Joe! Okay guys, at kusina ni Ate Lisa! Woo, thank you! Thank you for watching! Bye! We love you! Hope you enjoy this video! Comment kayo sa baba kung ano ang gusto nyong susunod naming titikman! Yes! Yan! Kasi syempre, ito kasi may nag-suggest dun sa nahuli naming ano eh. Next, yung ano yung susunod niyong pakainin? Anong susunod naming titikman at kakainin at i-compare? Kasi nagko-compare kami. Kasi nag-umpisa ito sa chips. Yes. Pinoy chips versus ano yung Dubai chips. Okay, yan. Okay. Kaya nga yung susunod-sunodin namin siguro. Ang makalo kaya? Okay. Sabahan. Makalumaki itong mga. Sige, ganun lang guys. Okay, guys. See you around. Bye. Ingat. God bless. Bye.